Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you. Hello guys, welcome back to my channel. This is Norni TV Vlog. At this video po, may gusto lang po akong gawa ng reaction. This is the first time gumawa ako ng reaction or comment based sa aking nakikita always na napapanood ko. Na-inspired ako na gumawa ng reaction or comment dahil sa isang tao na yung parang isang taong hinahangaan ko, hindi lang parang hinahangaan ko talaga sa pagiging pagiging matulungin niya na hindi alintana, may kikitain man siya o wala, may kinikita man siya o wala, basta hanggang dyan lang makatulong. Kaya panaisipan gumawa kaya ako na reaction, na inspired ako sa kanya. Shoutout Bench TV, supportar po natin, isang charity vlogger na handang tumulong sa mga taong nangailangan, sa mga taong homeless, at lalo-lalo na yung mga homeless na may diferensya sa pag-iisip. Hindi at linta na kahit na wala siyang kinikita minsan sa Nel channel at saka yung sa page niya na isa original na nakapo, walang kinikita pero patuloy pa rin siyang tumutulong. Guys, saan ko na po reaction para reaction ko. Para sa akin po kasi, di ba, base lang po ito sa nakikita ko palagi, na ang isang taong may depresya sa pag-iisip, ay hindi natin pwedeng pagtabuyan. Hindi natin baliwalain. Dapat natin silang mahalin. Kasi yung mga taong mo ganyan, pag pinapabayaan mo sila, malalalayo pa rin ang mga sakit. Kasi nakikita ko palagi yung mga tao may depresya sa pag-iisip na pinagtatabuyan ng kanilang pamilya. Sana po yung mga kamag-anak, yung mga kamag-anak na may depresya, kilala ako. Yung magulang nila, yung tatay nila is may diferensya sa pag-iisip. Yung parang ikinakahiya nila, iniwanan na nga ng asawa, anak ng asawa niya. Yung mga anak niya, ikinakahiya siya. Ang advice ko lang po talaga sa inyo, sana huwag yung maikahiya. Kahit may sakit na yung magulang o yung nanay nyo or tatay nyo or kapatid nyo, kahit sino man na kamag-anak mo may sakit sa pag-iisip, dapat huwag nating ikulong, huwag nating pagtabuyan, huwag nating palayasan sa bahay. Bagus paramdam natin sa kanila ang pagmamahal, pag-iintindi, yung ituring din natin silang kagaya sa atin na normal, na hindi pabigat. Kasi yung mga taong may kapansanan, once na inalagaan niya sila, once na binigyan niyo na atensyon, once na binigyan niyo na yung pinakita niyo sa kanila, yung pagmamahal, yung love, alam, tapos kayo mismo na normal ang pag-isip, tulungan niyo sila. Bigyan mo sila ng atensyon. Kasi guys, pag binabayaan
Kasi para mga gusto nila ang pagmamahal. Siguro, tutulungan nyo sila. Binabaliwala nyo. Alam nyo guys, iba yung impact sa mga taong nakakilala sa inyo. Sabihin pa na iba dyan, alam na may diferensya sa pag-iisip, ginaganyan-ganyan nyo lang. Pero once na alagaan nyo na sila, mahalin nyo sila. Sigurado, yung mga tao sa paligid nyo, bilib pa sa inyo guys. Binabalik ng tumulong, ihahatid sa kanila yung ayaw tanggapin ng pamilya. Alam mo, sakit sa dibdib. Ang sakit sa dibdib. Napapaiyak talaga na ang sakit-sakit sa dibdib. Musa sa akin niya. Sa sitwasyon ko niya. Pakinig ko yun sa tanggapin ng kamag-anak. Guys, God bless. Stay safe, everyone. Once again, this is Norny TV Vlog.